And of course, don't forget to subscribe to our channel and press the bell button para maging updated po kayo sa mga bagong video namin i-upload. Ayan, magandang gabi, magandang araw, magandang hapon sa lahat ng mga tangay. So ako po si Rem, ang inyong tangay dito sa Busuanga, Palawan. So, kumusta kayong lahat? Na-miss ko kayo mga tangay. So ngayon, meron tayong pag-uusapan dito sa Tangay TV, yung alam nyo ba? Kumusta kayong lahat? Welcome back sa Tangay TV. Siyempre, kung bago ka pa lang sa Tangay TV, huwag ka makakalimot mag-subscribe. Pindutin nyo po ang bell icon at notification bell para ma-notify po kayo kapag may mga bagong video akong ina-upload. So, para maging updated ka parate sa Tangay TV, yan, subscribe na. So, siyempre, para masundan nyo ang aking mga vlog, ang aking mga video, iikot po tayo dito sa buong Busuanga, buong Coron, Culion, yan. So, unti-unti natin ikutin ang mga magagandang view, mga magagandang resort, magagandang island, mga hidden place, mga tourist spot na dapat nyong makita at mapuntahan sa mga susunod nyo mga travel list, yan, mga travel destination nyo sa susunod na pagkatapos ang pandemic na ito. May mga idea kayo at makita nyo ang mga magagandang lugar dito sa Busuanga at sa buong Coron at Culion, yan. Pag-usapan natin ang mga magagandang lugar na makikita hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yan. Alam nyo ba? Yan. So, portion ng alam nyo ba dito sa Tangay TV, yun, na ang Palawan ay isa sa pinakamagandang lugar na favorite ng mga tourists, both local and foreign, bilang pinaka-favorite nilang destination sa buong mundo. Alam nyo ba na ang Palawan ay unang itinanghal na pinakamagandang lugar sa buong mundo noong 2013? Wow! Yan. So, ngayon alam mo na. So ito ay itinanghal ng Travel and Leisure. Binoboto ito ng mga travelers na pumunta sa iba't ibang lugar. Sila ang nagbo-vote ng mga lugar na kung saan favorito nilang puntahan at nagustuhan. So, siyempre may mga categories nun kung bakit nila nagustuhan ang Palawan bilang isa sa mga favorite destination nila. So, kumbaga mayroong mga kakaibang lugar dito sa Palawan na nakita sila na hindi nila matagpuan sa ibang mga bansa. Although marami ring mga lugar sa iba't ibang panig ng mundo, pero ang Palawan is number one. Yan, congratulations. Yan. Although noong 2013, naging number one ang Pilipinas. After that, 2014, 15, kasama pa rin siya dyan sa mga top 10 or top 15. Pero nabalik ang title uli na naging number one ang Palawan noong 2016. Yan. Noong 2016, ayon sa Travel and Leisure, ang Palawan ay pumasok uli na bilang number one sa buong mundo. Number two ang Boracay. Yan. So number three ang Cebu. And then, noong 2017 uli, ayon sa Travel and Leisure, the top 10 best island in the world. Yan. So, pumasok uli ang Palawan bilang number 1. So, congratulations uli sa mga taga-Palawan. Yan, at least, maging proud tayo na ang Palawan ay laging napipili bilang isa sa mga favorite destination ng mga turista, either local and foreign. Yan. So, noong 2017, pumasok ang Palawan bilang number 1. Number 2 ang Hilton Head Island sa South Carolina. Pero pumasok sa number 3 uli ang Boracay. And then, nasundan uli yon na napili uli ang Palawan bilang isa sa mga favorite at number 1 na destination ng mga turista sa buong mundo. Of course, noong 2018, pumasok ang Palawan bilang pang-anim. Yun. So, from number 1, bumaba siya noong top 6 noong 2018 at ang Cebu ay pumapang-8 noong 2018. Yan. And then noong 2019, yung top 5 in Asia ayon sa Condé Nast, isa rin sa mga sikat na travel agency. Ayon sa Condé Nast, ang top 5 best island in Asia, ang number 1 is Boracay, number 2 ang Cebu and Visayas Island at pumasok ang number 3 Penang, Malaysia. At number 4 ang Palawan. Yeah. Number 5 ang Bali, Indonesia. So, hindi pa rin matatawaran, syempre, ang ganda ng Palawan. So, proud to be Palawenyo. And then, eto na, noong 2020 ngayon. So, alam taon, itinanghal uli ang Palawan bilang best destination at pinaka-favorite puntahan uli ng mga turista. Bakit? Syempre, hindi matatawaran ang ganda ng Palawan. From northern part up to the southern part, central of Palawan, makikita ang iba't ibang ganda na hindi mo makikita sa ibang mga bansa. At ang Palawan kasi marami siyang may offer sa mga foreigners, sa mga tourists, sa mga turista na pumupunta.
So makikita kasi dyan ang iba't ibang magagandang mga beaches, island, sandbars, mga limestone caves, yan, mga waterfalls, mga longest river. Alam nyo ba na ang river sa Puerto Princesa is one of the natural wonder of the world. Isa rin sa mga favorite puntahan ng mga turista. Ako gusto ko makarating dyan someday. Siyempre, ito ay pinagpipilian ng iba't ibang mga turista kung ano ang pinaka-favorite nilang destination na puntahan. At lalo na kapag ka mga beach lover, ang mga turista, yan ang number one sa kanila ay ang Palawan. Titingnan natin kung ano itong top 25 best island in the world. So ito ay pinagpilian sa anim na kontinente ng buong mundo. So ang bawat bansa ay mayroong 2-3 mga islands na napili na travelers na pumunta sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila ng pandemic, COVID-19, may good news naman tayo na ang Palawan ay napili bilang isa sa pinakamagandang isla kita mo sa buong mundo. So ito ang top 25 island in the world no ngayong 2020. Number 1, Palawan na nakakuha ng 94.83 na score. Number 2, ang Paros, Greece, 90.55%. Ang Milos, Greece, 90.33%. Sri Lanka, yan, 90%. Kularta sa Thailand, 89.41%. Mauritius, 89.07%. Ang Gila, 89.01% ang nakuha niya. Langkawi, Malaysia, 88.76%. Top 8 yan. Top 9, Sicily, Italy. Top 10, ang Galapagos Island sa Ecuador. Top 11, ang Azores, Portugal. Top 12, Hawaii. Top 13, it's Var and Dalmatians Island. Top 13, top 14, pumasok ang Boracay. Congratulations. Top 15, Greece. Top 16, Cook Island. Top 17, Bali, Indonesia. Top 18, Moria, French Polynesia. Top 19, ang Tasmania, Australia. Top 20, Great Barrier Reef Island sa Australia. Ito, marami rin pupunta dito sa Great Barrier. Top 21, Asia, Italy. 22, Mallorca, Spain. Top 23, Koh Samil, Thailand. Top 24, ang Kauai, Hawaii. At ang Bora Bora. Top 25, sa French Polynesia. Yun ang mga top 25 na pumasok sa pinakamagagandang isla na paboritong puntahan ng mga turista. Siyempre, nag-rating sila ang mga travelers according doon sa mga activities na naranasan nila and sites, mga natural attraction ng mga lugar, beaches, food, pagiging friendly na mga tao na pinuntahan nila. Siyempre, tayo mga Pilipino, mga Palawenyo, yan, masyado tayong friendly sa mga turista. Yung pagiging hospitable natin sa mga turista. Tapos ang overall value, syempre, ng kanilang mga karanasan na napuntahan sa iba't ibang panig ng mundo. Syempre, ang Palawan ay may kakaibang mga ganda na hindi mo matatagpuan sa ibang bansa. Kagaya lang na lang ang the longest river in the world, yan, na matatagpuan sa Puerto Princesa. Sabi nila, ang Palawan is every beach lover destination. Wow, syempre dito sa Palawan maraming mga magagandang beaches from northern to central to southern part ng Palawan. Magagandang island, mga sandbar, mga limestone, mga caves, mga waterfalls na iba't ibang klase, mga virgin forest, yan, mga overlooking site. Dito rin makikita yung mga World War II na Japanese wreck na madalas favorite na mga diving site na mga foreigner. O dito lang sa Busuanga and Coron, maraming matatagpuan na mga Japanese wreck. Marami sila dito makikita na mga old growth, mga rainforest, mga landscape na magaganda. Ang mga magaganda nito, gorgeous, fantastic, beautiful, amazing na mga scenery. So kaya isa ito sa na madalas na nagiging number one sa buong mundo kasi maraming ino-offer ang Palawan sa mga turista. So, mga experience na hindi nila ma-experience kundi dito lamang sa Palawan. So maging proud tayo bilang mga Palawenyo na ang ating probinsya ay laging napipili bilang number one. Imagine mo, number one sa buong mundo. So be proud. Yahoo! At
Isisingit ko na rin, huwag tayong papayag na ahati-atiin ang Palawan into 3. So hindi na siya magiging Palawan, kundi magiging pala 3. Oh no! Of course, hindi natin papayagan yan. Tayong mga Palawenyo ang magkukontrol. Tayong mga Palawenyo ang magde-decide kung papayagan natin na ang Palawan ay hatiin sa tandaan nyo po yan. Tayong mga Palawenyo ang buboto kung papayagan natin na ang Palawan ay hatiin sa tatlo. So, kung mangyayari yun, parang nakakalungkot isipin kasi madidivide na sa tatlong probinsya. So, please oh, no. Vote for no. Huwag nating payagan po na ang Palawan ay maging tatlo. Kaya nga tinawag na Palawan dahil nag-iisa lang ang Palawan. Yan. So, kung may mga ganito mga award na binibigay ang mga sikat na mga travel agency, hindi na masasabing number one ang Palawan, kundi number one na ang Northern Palawan, number one ang Southern Palawan, or yung Central Palawan. So, huwag na po nating hati-hati. Huwag tayong papayag sa mga politiko na meron ka silang mga hidden agenda para sa kanilang mga political career. So, huwag po natin yung papayagan. So, nasa ating mga kamay ang paghahati-hati ng Palawan. Huwag po tayong papayag. Big no. As in no. Yeah. Nasingit ko lang yon dahil may mga issue na ganyan na ang Palawan ay hati-hatiin. Proud po tayo na maging isa lang ang Palawan at tayong lahat ay mga Palawenyo. Siyempre, dito sa Busuanga, maraming mga magagandang destinasyon. So, halina po kayo sa Palawan at tayo ay magmasyal. Tuklasin natin ang magagandang lugar, ang mga hidden places, mga lugar, mga tourist spot na hindi pa po natatagpuan o nakikita nyo. So, samahan nyo ako sa Tangay TV na ikutin natin ang buong Busuanga, ang Coron at ang Culion. So, para makita nyo ang magagandang mga destination po dito sa Busuanga, Palawan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa Tangay TV, subscribe po kayo, pindutin ang bell icon at kalimbangin nyo ang bell para ma-notify kayo at maging updated po sa mga bagong video kong ina-upload. So, tara na at samahan nyo akong ikutin ang ganda ng Busuanga. Ayan. So, congratulations sa Palawan at sa ating mga Palawenyo. Maging proud po tayo na ang ating isla ay isa sa pinakamagandang lugar sa buong mundo. Makita natin ang ganda ng Busuanga, ang ganda ng ugali ng mga Palawenyo, ang pagiging hospitable natin at friendly sa lahat ng mga turistang pumupunta sa ating probinsya. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Samahan nyo akong muli sa susunod kong video. Maraming salamat uli sa inyong panonood. Tangay TV signing off.